Ikalawa ng Agosto, Biyernes ng 17th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa mga tao sa kanilang sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Hindi ba't siya ang anak ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at sina Jaime, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae? Ano't nangyari sa kanya ang lahat ng ito?" At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sa kanyang sariling bayan lamang at sambahayan, hinahamak ang isang propeta. At kaunti lamang ang ginawa niyang himala roon sapagkat kulang sila sa pananampalataya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bulag sila tungkol sa kanya. Isa sa mga hindi malilimutang sipi sa maikling nobelang Ang Munting Prinsipe ni Antoine de Saint-Exupéry na isinulat niya noong 1943 ay may salitang "lingid sa mga mata ang mga mahalagang bagay." Mas madalas dinadaya tayo ng ating paningin. May magandang nabubulok naman pala sa kalooban. May matangkad na maliit naman ang tingin sa sarili. May mayaman na dahop sa katuturan. Lingid nga sa mga mata ng mga kababayan ni Jesus kung sino talaga siya. Bulag sila sa katotohanang natatago sa binatang kilala lamang nila bilang anak ng isang karpintero, anak ni Mariang nabuntis sa pagkadalaga, kapatid ng mga taong wala namang saysay sa lipunan. Isang malaking kasamaang palad na lingid sa mga mata nila ang napakahalagang katotohanan na higit pa si Jesus sa kanilang nakikita. Siya ay anak ng Diyos. Pagsasagawa, balikan mo ang iyong buhay at tingnan kung kailan ang mga sandaling inisip mong malas para sa iyo. Malas nga ba o may swerteng natatago sa kamalasan? Paano mo sinusukat ang pagkatao ng kapwa mo? Thank you.